So yung pagpapalis ko yan ng tarp, ano ba dapat yung ano, sila kuya is dumaan sa proseso ng pagiging mekaniko. So yun guys, tinatanggal yung ano, tinanggal yung air filter. So yun guys, almost done na siguro yung motorcycle natin. So thank you so much kay Kuya Erwin. Siya rin yung nagtrabaho din ng motor ko ngayon. What's up guys, nandito na tayo sa Motor Trade Iriga. So papasok tayo mamaya para magbayad na siguro nung ano, yung dala kong papel. So ayan, vlog ako pag nasa payment section na ako. So ayan, I'll see you in a bit, goodbye. So what's up guys, nandito na ako sa loob ng Motor Trade dito sa Iriga. Nasa payment section na ako. So as much as possible siguro ipapasok na yung motor ko dun sa kasa. So mamaya i-video ko din yung paggawa ng motor. So yung babayaran ko is 399 pesos. May kasama na dahil yung change coil. Oil tsaka yung papakita ko sa inyo mamaya yung kasama din sa promo na 399. As far as I know, alam ko nun is yung tune up, yung pag-check ng brakes, tsaka yung sa steering. Yeah, sorry. Saan yung gagawin ko? Sir, change po. Thank you. Sir, pakipreset na lang ko, sir, yung mechanic ko. Wait lang, sir, tapos came to work. Channel naman. Sige, guys. I'll see you in a bit. Bye-bye. So what's up guys? Yung motor ko is nakasalang na. And sisimulan na lang tanggalan ng oil and i-check lahat ng kasama doon sa promo. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga inclusion or kasama doon sa promo lang 399 na general check-up ng motorcycle. So ayun na si Goldie. Ginagawa na. So, ginawa ko to ng content para at least meron tayong sa susunod na upload, meron tayong ilalagay. So, ayan. Sinama ko rin sila kuya para at least kung may mga hindi ako alam, itatanong ko na rin sa kanila kung bakit ba ganun, bakit ba ganito, bakit ba pinapalitan niyang ganyan. So, sana maging informative itong vlog na to para sa inyo. Focus na natin kila kuya at see you in a bit. Goodbye. So ayan, habang tinatanggalan ng konti-unti yung kahan ng ating motor, konting background lang dito sa motorcycle ko din. Dun sa previous kong vlog, di ba, yung review after 3 years ng Suzuki Smash ko. So sinabi ko na dun. So yung motor ko ngayon is 3 years mahigit na. So this is the first time na talagang makukulikot lahat ng mga siguro pwede kong tawagin na technicalities, pero yung makina naman siguro hindi ko gagawin. Kasi yung pinaka main purpose ko talaga pagpayos ngayon is yung change oil tsaka yung fuel pump. Kasi medyo may ingay na rin akong naririnig. So kaya itiniwala ko sa mechanics ng motor trade. Kasi as far as I know, mas may pinag-aralan talaga sila sa mabuting, ano ba yun, parang may certificate. Diba yung certificate kayo, kuya na? May certificate sila, kaya mas nilagay ko yung tiwalang ipagano yung motor ko dito. Kasi ano tayo, more on stock tayo, so hindi tayo gumalaw ng kung ano sa motor natin. Siguro accessories lang, ganun lang.
And sa loob, wala tayong binalaw. So, kasi mas better kasi pagka ganun yung motor, kung gaganun yung loob, or kung anong ikakarga. Kasi mas napoprolong yung lifespan ng motorcycle. Pwede na, sa karga-karga naman, depende kung yung gagalaw ng motor mo is may alam din. Pero nang sayang, nawawala yung essence ng pagiging stock ng motorcycle. So, ayan. Natanggalan ako. Hindi pa pala natanggalan ng oil. Ano pa lang, nagtatanggal pa lang ng mga kaha. Hindi maalam kung ano. Ayan, nagtanggal na sila ng oil. So, pakita ko sa inyo. Sino beat it, right? So yun guys, kailangan ko daw kumuha ng oil filter. So kuha tayo dito sa loob. So yun si Kuya. So hintayin natin si Kuya. Shoutout natin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Jess. So shoutout natin si Jess. Ayan, Jess. So siya sa nag-accommodate sa akin dito sa Motor Trade. So thank you so much, Motor Trade. So ayun yan, kasi nga tiniwalaan ko lang talaga yung mekaniko ng Motor Trade ngayon. Kasi as far as I know, may certificates yung mga mechanics dito. So kaya ganun. So ayan, tinatanggalan na ng oil. So sorry kay Goldie kasi mahigit 3,000 na ata yung tinakbo niya. Eh hindi ko pa napalitan. So kahapon yung previous vlog ko na trip to Misibis Bay, yung pumunta kami ng Cagraray, eh talagang sinagad ko pa siya. So kahit hindi pa na change oil, kaya sabi ko kinaumagahan talagang ipapapalit ko na ng oil. Eh naisipan ko rin na mag vlog, kaya sabi ko what if dalhin ko na lang dito sa Motor Trade Iriga para at least ma-check na lahat. First time niyang second time yung carb niya is siguro second time pa lang ngayon na malinisan. Ayan, checking na ng tire alignment tsaka yung ating chain. Kung tama ba yung pagkakahigpit. Ayan, sinecheck na ni Kuya. So, isa yun sa kasama dun sa 399 na promo nila. So, actually nakatipid tayo kasi kung dadalhin nga natin talaga sa labas, mas mapamamahal tayo. Eh, dun pa lang sa paglinis ng carburetor, yung pag-change oil, saka yung oil filter, mas mapamamahal tayo dun sa mga motor shops. So, kay Motor Trade, mas nakatipid tayo. So, checking of brakes na. Sana maging okay naman. So, kanina, carburetor check, oil filter air filter check, oil filter check, and new oil, change oil, engine oil okay na din, ayun na, ikakabit na, and ilalagay na din. So di ko pa alam kung ano yung i-check pang iba, siguro yung steering, yung sa may knuckle bearing siguro i-check, kasi mas bumigat yung ano eh, yung pag-steering ko nung pagpauwi namin galing ng Misibis. So yung pagpapalinis ko yun ng carb, ano ba dapat yung ano? Every year or ano ba? Depende sir. Bali, meron kasi sir na di may iwasan kumbis, may tubig yung buwan, carburetor, lalo pag nagpapagas tayo, nagkakaroon tubig.
yan, umbis na kumapalya yung under ng makina. So ako kasi pangalawa ko pa lang yun na pagalaw. Mm. Linis yun pa lang. Mm. Tapos lalo pag nai-stop yung motor, nangyari din yun. Nagkakaroon ng mga lumot-lumot, kaya ang hirap pa andarin. Ah, ganun pala kasi. Mm. So ayun. Depende kung alaga mo naman sa kuwan talaga, maganda rin yung performance. Ako sa wheel kasi di naman ako nag-mintest. Ngayon lang talaga. Within 3 years ngayon lang talaga ako nag-mintest. Grabe ko. Kasi ang palit ko kuya, ano ba? Ako every 2,000 ako kilometers ako eh. Okay ba yun? Na every 2,000? Ako lang naman sir. Every 1,000 kilometers yun ang pinakamagandang pag So yun, pang mayaman pala yung dapat na setup ko, 1,500. Kasi mahiling ako mag-race. So ayun. Sa araw-araw mo kasi sir na ginagamit yung motor na talagang kahit walang leak yung makina, nagbabawas pa rin yung oil. Sobrang init ng makina. Ah, nagbabawas pala siya yung oil. Kahit sir wala, okay yung bulb cell niya, wala siyang leak. Sa init, saka sa araw-araw mo ginagamit, kahit pa nagbabawas. Ah, okay. So nagbabawas pala yung oil natin sa ginagamit natin dahil daw dun sa init. So ngayon ko lang yun nalaman. Yan, tinanggal na rin yung carb. Ayan. Second time yan na galawin ng ganyan. Pero mas maganda ngayon kasi nilapit ko na dun sa may alam talaga. So yung mga ano, yung may mga motor shops din naman, hindi ko naman sinasabing wala silang gaano-ano. Pero mas trinas ko kasi ngayon yung motor ko kasi sila kuya is dumaan sa proseso ng pagiging mekaniko. So sila certified and may certificate silang hawak sa pag-ayos ng motor. So ito siguro yung way na pag-iinis ng carb. Yan na yan. So gamit din yung mismong gasolina natin. Yun din yung ginagamit na panglinis. Diyan guys, tinatanggal yung ano. Tinanggal yung air filter. So diyan naman sa air filter na yan. Nung wala akong magawa sa naga, ginalaw ko yun eh, tinanggal ko. And yun, tinunggal ko, saka nilinisan kong ano lang, yung linis na ano lang. Kasi wala naman akong gamit na panglinis. So one time eh, yung pagbukas ko. So ayun, yung oil filter, yung air filter naman, ayun kay kuya. Tinatapos nila. So air filter check, nalinisan na. And again, yung carburetor is okay na din. So carburetor check. So hindi ko alam kung ano yung susunod nilang gagawin. So ayun, tabayan natin sila. So yun guys, binabalik na yung carburetor. Kasi okay na. Nalinisan na. So yun guys, almost done na siguro yung motorcycle natin. And yung steering niya is naging okay na. So check natin. Air filter check, carburetor check, oil check, oil filter check, chain check, may lubricant na nilagay si kuya, and yung alignment ng gulong inayos na rin, yung steering eh nagbabalik na ng kaso, wala na siguro ibang gagawin. So ayun, 100% okay na ulit si Goldie. So mamaya shoutout natin sila kuya. So yun guys, tapos na yung motor ko, and shoutout yung isa sa mekaniko, dalawa sila eh. So ano pa alam mo? Yan si Michael, yung isang mekaniko. Sir Erwin.
mean, may ginagawa na siya eh. Ayun. Bigyan natin sila ng stickers. So, meron tayong free stickers. Yung motor ka, kuya? Kasi parang ano, kung gusto kong itikit ka. Subscribe ko na lang sa channel ko kung gusto mo. Pwede yung pangalan ng channel ko, Golden Bull and Magic Club. Yan, yan. Sama-sama kita sa video. So, thank you so much kay Kuya Erwin. Siya rin yung nagtrabaho din ang motor ko ngayon dito sa Golden Bull. So, not sponsored na. So, ayan, bigyan natin siya yung stickers sa Golden Bull. Makapisita ko sa channel ko. May isa dito ang nagpagawa din ng motor, nakasmart din siya. Bigyan din natin ng stickers. Kaya, pangalan mo. Shoutout natin si Kuya Ronnie, magpapahit din siya ng motor. Ay, nag-avail din siya nung package ng ano, promo ng motor treat. Yung 399 pesos, yung dyan po. Thank you. Nagtatapos dito, nagtatapos yung aking vlog. So, another content na naman. So, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!